Hindi nga inaasahan. For sure ni Cedric Lee, Dennis Cornejo ang naging hatol sa kanila ng Taguig Regional Trial Court noong Mayo. Hinatulan ng guilty ang negosyanteng si Cedric Lee at tatlong iba pa. Sa 94-page ng desisyon ng Taguig Regional Trial Court or RTC Branch 153, hinatulan nito sina Lee, Dennis Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Ross na guilty beyond reasonable doubt ng senior illegal detention for ransom sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code. Sinintensyahan sila ng parusang reklusyon perpetua o hanggang 40 taon na pagkakabilanggo. It is all too apparent that the accused planned and premeditated to restrain Vong Navarro to extort money from him. Proof of their agreement is inferred from their conduct before, during, and after the commission of the crime. Yan ang naging pahayag ng korte. Dagdag pa dito, ipinakita sa kanilang mga inasal na may common understanding between them sa paggawa ng krimen. Malalaman at nag-viral ito sa CCTV. Agad din kinan sila ng korte ang piyansa ng mga akusado. Sinabi ng legal counsel ni Navarro na si Attorney Alma Malonga na zinaras at Cornejo na mga personal na dumalo sa proklamasyon ay agad na committed ng korte. They asked for consideration. Ang sabi ng court, may ruling stands and ang ruling ng court is for Ms. Cornejo and Mr. Simeon Ross who were there to already be committed. As far as Mr. Cedric Lee and Ferdinand Guerrero were concerned, they were ordered arrested and they will also be committed as soon as they are found. Inutusan din ng RTC ang mga akusado na bayaran si Navarro ng 100,000 dahil sa civil indemnity, 100,000 na moral damages at 100,000 pesos na exemplary damages. All monetary awards shall earn legal interest rate of 6% per annum from the finality of the judgment until fully paid. Bagamat hindi dumalo si Navarro sa pagdinig, sinabi ng kanyang mga legal counsel o ng kanyang legal counsel na si Attorney Alma Malonga na tinatanggap ni Navarro ang desisyon. Taong 2014, ang akusahan si Lee at ang kanyang grupo ng pagkakulong kay Navarro at pagdulot ng serious physical injury sa aktor. Sa paghatol nito ng guilty kina Lee at sa kanyang grupo, sinabi ng RTC na hindi pangkaraniwan na nagtipo ng mga akusado sa isang lugar kasama ang isang pulis ilang oras bago magkita sina Navarro at Cornejo. Sinabi na unang itinago ng akusado na si Rich Towers ang kanilang tagpuan at binago ang kanilang mga testimonya matapos makita ang CCTV footage mula sa Torre. Dagdag pa ng korte, ang umano'y panggagahasa kay Cornejo ay bahagi rin ng kanilang plano. Noong Marso 2023, ibinasura ng Korte Suprema ang mga kaso ng rape at acts of lasciviousness laban kay Navarro dahil sa kawalan ng probable cause. Dennis Cornejo jured Vong Navarro to her condo unit so that his accused attained their purpose of restraining Vong Navarro and later on extort money from Vong before dropping the blotter. Also, her BDO bank account was seen in the text message of Cedric to Vong, which was used where to send the extorted money. Ngayon nga, ang balita ay ililipat na nga itong si Dennis Cornejo sa koreksyonal o ito ay may maximum na security sa camp sa correctional institution for women. Ano ang masasabi nyo sa nangyari na ito? Ilagay na ang inyong opinion dito sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. And thank you for watching Showbiz Now.